Yeah. Dito natin siya i-assist ng preset switches. Ayan ang monitor niya. Gawin natin tong system 2. I-scroll dito. Scroll down. Ayan, system 2 na siya. Gawin natin tong system reset. Ito ang arrow right. I-repress lang tong arrow right. Ayan. Reset lockout. Ito yung enter niya. Ayan. Ayan. Isa na siya. Gusto mo yung makita yung status niya, press mo lang to. Mag-reset. Mag-reset na siya. Counting ng 100 1 seconds. Kasi kulang ng freon ng system 1. Wala siyang freon. Konti na lang. Kaya naka-shut off mo ng system 1. Tao pa kasi sa opisina, kaya bigyan ko lang ng isang oras para lumamig. Seconds. Medyo mainit na kasi, kaya nakaandar ng mga chillers. At itong chiller 1 ay kinulang ng freon, kaya system 2 lang ang pinapagana. Ayan, okay na siya. Running na. System 1 naka-off. Kulang kasi ng freon. Today is April 3. Itong chiller 2, nag-automatic na nag-alternate ito. Kung minsan naman, hindi siya nag-alternate. Ramadan pa lang ngayon, hindi pa tapos, isang linggo na lang siguro. Mga tao pa sa opisina, kaya standby muna.
handa ng mga chillers. Wala ang kasama. Kanina, aga, marami tao. Pero ngayon, ako na lang. Umpisa. Isa talaga. Di bale, isang oras na lang. Switch off lang mga chillers. Yun, pwede nang i-off ang chiller. 10 minutes before 4 o'clock. Ayan, naka-off na sila. Kailangan lang muna natin ng i-blower ng 10 minutes para yung lamig ng ducting ma-circulate niya muna. Yung alas 4 na ng hapon. Ibugan na yung pondong lamig sa mga ducting. Kaya switch up na natin ang AHU. Okay. At tumahimik na nga. Switch up ang AHU tsaka pump motor. Ayan, tumahimik na rin sa wakas. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli. Bye bye.